ko. Don Francisco, kumuha ka ng tubig at malinis na tuwalya. Sige, Aray, maiwan ko muna kayo. Ang sakit ng tiyan ko. Aray! Aray! Narito na yung mga kakailanganin. Sige na, Don Francisco. Tumabi ka muna at atin ang papaanakin ng Donya. Aray! Sige! Aray! Umili ka lamang! Ire! Aray! Isang napakalusog na bata, napakaswerte ng batang ito sapagkat sinasabi na kapag malaki ang kanyang ulo ay lalaki din itong mayangking talino. Mayangking galing, Donya Teodora, Don Francisco. Ano ipapangalan mo sa ating anak, mahal ko? Jose. Jose ang ipapangalan natin sa kanya hango sa pangalan ng Ama ni Jesucristo. Nay, maglalakad muna kami ni Kuya Pasiano sa baba. Ibibilhin lang. Babalik din kami agad, Nay. Sige, at magmadali kayo pagkat maya-maya ay kakain na tayo. Opo, Nay. Halika na, Pepe. Tara na. Señor y Dios de nuestros padres tuures, Dios en los cielos, y domina sobre todos los reinos de las naciones, en tus manos están la fuerza y el poder, no hay quien pueda oponerse a ti. Magaling-magaling anak ko at marunong nakakamangha at marunong ka nang magbasa ng Biblia sa wikang Espanyol. Opo, Inay, gagalingan ko pa po. Halika at tuturuan pa kita ng mga dapat mong matutunan. Mukhang maganda rin yung pinag-uusapan na. Natutuwa lamang ako sa ating anak Francisco. Ah, nga pala Pepe, kasama ka sa akin papunta tayo ng Antipolo. Bibisitahin natin ang berhen ng Antipolo. Talaga po, Itay? Ano po sasakyan natin? Magkakasko ba tayo? Tama, magkakasko tayo. Mahal ko. Mahal ko, dumiretso kayo sa Maynila pagkatapos niyong pumunta sa Antipolo. Bisitahin niyo si Saturnina upang malaman ang kanyang kalagayan. Sige, mahal ko, masusunod. O siya, ligpitin mo na yung nasa harapan mo at mamaya ay kwentuhan kita ng iba't ibang kwento. Talaga po? Oo naman. Ano yan, Pepe? Gumuguhit lamang ako, Sisa. Ang ganda naman yan. Siyang tunay. Iba ka talaga, Pepe. Napakahusay mong gumuhit. Napakaganda. Maraming salamat, aking mga kapatid. Nay! Tay! Meron akong magandang balita. Ano iyon? Anong magandang balita ang sinasabi mong Pasiano? Si Pepe, inaanyayahan ng ating mayor sapagkat napag-alaman niyang magaling gumuhit si Pepe. Siya nga, Pasiano? Oo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya binabati kita, Pepe. Mag-iingat ka doon sa binyan, Pepe. Alagaan mo ang iyong sarili. Huwag kang gagawa na ikapapahamak mo, anak. Mag-aral ka mabuti roon. Opo, Inay Tay, pakatatangan ko po ang inyong mga bilin. Lubha ko kayong kasasabitan aking mga kapatid. Mag-ingat din kayo dito. Sige na, tumayo na kayong dalawa ni Pasiano. Ingatan mo ang iyong kapatid. Mag-ingat ka rin, Pasiano, aking anak. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay sakay ng karomata na naghihintay sa inyo. Opo, Inay Tay, halika na, Pepe. Gamit niyo sa
niya kayo. Tatawagin ko kayo upang makain. Maraming salamat. Gusto niyo bang pumunta sa bayan at mamasyal? Sige, naibigan ko ngayong tinura na aking pinsan, na aking sinasangayon. Tara! Magandang umaga, Maestro Justiniano ating Cruz. Magandang umaga din, Pasyano. Ito nga po palang aking kapatid na si Jose. Siya na bang aking magiging estudyante? Opo, Maestro. Kinagagalak kita mo kinaanap siya. Ngayon po ako, Maestro. O siya, Maestro, ako na yung magpapaalam. Aking kapatid, ako na rin ay magpapaalam. Lagi mong pakatatandaan ang gili ng ating mga magulang. Mag-iingat ka. Paalam din, aking kapatid. Mag-iingat ka rin. Jose, maaaring makita kita, no? Opo, Maestro. May kaalaman ka ba sa wikang Espanyol? Kakaunti lamang po, Maestro. Eh sa wikang Latin? Kakaunti lamang rin po, Maestro. Mangmang ka pala eh! Jose, napakaganda naman po ng inyong gawa. Ah, talaga ba, Ingo? Tawagin mo ang Lolo Juancho. Halika, tungan mo ako rin. Sige po, Lolo Juancho. Magandang umaga sa inyo, Jose at Lolo. Magandang umaga rin sa'yo. Napakatalentado mo naman, Rizal. Napakaganda ang iyong gawa at ikaw na rin, Lolo. Maraming salamat. Maaari mo ba akong sumali? Ayos ko rin sanang magpita. Oo naman. Halika. Dito ko sa tabi ni Jose at tuturuan ko kayong dalawa. Dahil sa kataksilang ginawa nila, sila ay tulad ko ng parusang kamatayan. Ihanda ang garote at sila ay bibitahin natin sa harap ng maraming tao upang sila ay matuto at magtanda. Ngayon din! Masusunod, gobernador! Sisa, pakibuksan ang pintuan at kung ano ang sadya nito. Opo, Inay. Ano pong may paglilikod ko sa inyo? Narito ba si Doña Teodora Rizal? Opo, siya po ang aking inay. Nasaan siya? Ano ho ang kailangan nila? Ikaw ba si Doña Teodora? Teka, ano ang inyong sinasabi? Wala akong kinalaman sa pinagsasabi at ibinibintang ninyo. Sumama ka nilang sa amin doon. Napakaganda naman paaralan nito, kuya.
Oo nga, at alam kong marami kang matututunan dito. Kuya, isang magandang balita ang aking dala. Ano yan? Sabihin mo na tapi kinakabahan. May pasa ko lahat ng pagsusulit sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Abat, magandang balita yan. Halika't sabihin natin kay tatay. Magandang umaga ho, padre. Magandang umaga. Masyado ka nang huli sa pagpapalista. At higit sa lahat, hindi naaayon ang laki ng iyong katawan sa iyong edad. Ngunit padre, 11 taong gulang na ako. O, Pasiano? Manuel, maaari ba kaming humingi ng tulong sa iyo? O, ano yun? Manuel! O, Pasiano, Jose! Maraming salamat sa iyo, Manuel. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi matutuloy si Rizal sa paaralang ito. Walang anuman, Pasiano. Ako'y nalulugod sapagkat natulungan ko ang iyong kapatid. Pagpasensyahin niyo na si Father Majin, stricto 'yon pagdating sa ganitong mga bagay. Maraming salamat po. Amang makapangyarihan, gabayan mo ko sa aking pakikipagsapalaran sa paaralang ito. Naway ako ay maging matagumpay sa aking mga prinsipyo sa buhay. Anak ko, mahal kong Pepe, pasensya na at wala si inay sa tabi niyo sa panahon ng iyong kalungkutan. Huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Ina, pumunta ako dito para magandang ng isang balita. Ano iyon aking anak? Nakatanggap ako ng isang parangal dahil sa pinakita kong kagalingan sa buong klase. Alam niyo ho bang napakataas ng aking mga marka sa buong asignatura? Magandang balita nga iyan, Pepe. Maraming salamat at hindi mo kami binigo ng iyong tatay. Nagagalak na pinayagan kang makalabas at mag-isa lamang. Aking masayang ibabalita sa iyo na ako ay nakalaya na at hindi mo na kailangan pang bumisita sa aking kulungan. Ako ay nasisiyahan sa iyong mga napakagandang balita. Hmm.
Jose. Bilib ako sa kakayanan mong bata ka. Nakakamanghang pinapakita mong kagalingan. Narinig ko rin na napakabait mong bata, matalino, magalang at talentado. Putihin mo ang iyong ginagawa at malayo ang iyong mararating. Maraming salamat po, Padre. Hindi ko po ito mararating kundi dahil sa aking mga guro. Pagbubutihan ko pa po para sa aking pamilya. Napakabuti mo talagang bata. Jose, maaari ka bang gumawa ng tula patungkol sa drama? Bakit po, Padre? Ah, wala naman. Gusto ko lang makita yung gawa. Gusto ko sana nakabase kay St. Eustace the Martyr. Kung yan po ang inyong nais, akin pong gagawin, Padre. Segunda, maaari ba kitang maging kasintahan? Patawarin mo ko, Rizal, sapagkat ako ay nakatakdang ikasal kay Manuel Luis. Kapag ako ay nasa tamang edad na, iyon ang napagkasunduan. Kailan pa ito nangyari? Ngayon ko lamang ito narinig. Nais ko sanang sabihin sa iyo ito ng mas maaga. Ngunit, hindi ako makahanap ng tiyempo para sabihin sa iyo ito. Sana ay mapatawad mo ako at nasaktan kita. Maawa ka at huwag mo nang pabalikin si Pepe sa Maynila sapagkat sapat na ang kanyang kaalaman. Pasyano! Pepe! Pumasok muna kayo dito. Pasyano! Kumandak at sasamahan mo ang iyong kapatid na si Pepe bumalik ng Maynila upang mag-aral. Masusunod po, Itay. Sa ngayon, mas magandang sundin ang utos ni Itay nang sa gayon ay mabigyan ng alaga ang kanyang opinion. Parang mahal ko, ba't hindi mo sinasagot ang aking mga sulat? Sapagkat ang akala ko ay kaibangan lamang ang lahat. Dahil wala naman akong nakitang nakasulat sa papel. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo kung paano basahin ang aking mga sulat. Bago mo mabasa ang aking mga sulat, kinakailangan mo munang itapat ito sa taas ng kandila. Talagang magaling ka sa ganyan, Jose. Ngayon ko lang nalaman ang bagay na iyon. Tiyo, napakaganda nga naman dito. Napakasariwan ng hangin. Ano ka ba, Jose? Ang lahat ng ito ay natural lamang. Ngunit dahil sa tamang pangangalaga, nagmukha itong maganda at mamahalin. Sandali, ipapakilala muna kita sa iyong pinsa na si Jose, ang anak ng tiyo mong si Don Francisco. Magandang araw, Jose. Magandang araw din sa iyo, Linaw. Sige po, Ama. Ako po'y lalabas na. Masyadong madilim sa daan, Ginoo, kaya't di ko kayo napansin. Abad, sumasagot ka ba?
madaling yung papa rito? Gusto ko lang humakuha ang hostesya sa walang awang paghampas ng isang wadya sa aking likod. Makakaasa kang makukuha mo ang hostesya ang humihili mo. Maraming salamat po, General Primo. Oh, pwede ka nang malis. Yes, ma'am. Upang mapalaya ko ang ating kapwa Pilipino sa kami ng mga Espanyol. Hinihingi ko sana iyong pahintulot na kung saan ay payagan mo ako sa aking nais. Bakit sa akin mo gustong humingi ng permiso? Dahil alam na alam ko na hindi papayag ang ating mga magulang, lalo-lalo ang ating ina. At kung maaari sana ay wala mo na makaalam na ito. Pag-iisipan ko. At kung payagan mo ako, kuya, gustong-gusto kong umalis sa mas maagang panahon. Papayag na ako. Ngunit kailangan mo mag-iingat doon at lagi mo akong babalitaan. Maraming salamat, kuya. Ako nang bahala magsabi ng aking plano sa ating mga magulang. Oh, Jose. Kawaan ka ng Diyos. Hinggil sa iyong paglalakbay patungong Barcelona, ako ay may ginawang liha. Dalahin mo ito at ipakita pagkarating mo sa Barcelona. Naintindihan mo ba? Opo, Padre. Maraming salamat po. Sige. Mag-ingat kasi yung paglalakbay. Sige. Maraming salamat po, Padre. Sige. Ang ganda naman pala na lugar na to. Rizal, gusto kita. Hindi tayo pwede sapagkat ako'y may nobya na sa Pilipinas. Hindi, Rizal. Dapat ako ang iyong piliin dahil maganda naman ako at ako ang iyong kasama sa panahon ng kalungkutan. Aaminin ko nagugustuhan kita. Ngunit hanggang doon lamang iyon. Hindi ko kayang sirayan ang pagkakaibigan meron tayo. At higit sa lahat, may masasaktan akong tao kaya mas mabuti na ang dito. Maganda ka, Consuelo. Marami pang magkakagusto sa'yo. Kaya hanggang kaibigan lang pwede kong ibigay sa'yo. Kailangan ko na siguro ibenta ang kabayo upang makapagpadala na ako ng pera kay Pepe. Wala na pala akong pera. Sa ngalan ng pag-aaral ng karamdaman sa mata. Ako ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko na din kung papaano gawin lahat ng operasyon. Kailangan ko na lamang malaman ay kung ano ang nangyayari sa loob ng mata. Dahil ito ay nangangailangan ng malawak na kasanayan. Bruder, du kan semles gats katspelen. Nech war lech gerade genug zum Spielen. Spelen sie mehr mit uns. Damit wir einen Sensor des Katspelen Club Jofnmen kennen. Ich bin sehr verbunden. Ang sa inyong papapatuloy sa aking tama. Kinalalat namin ang inyong bisita. Huwag kang magkatubilin sabihin sa akin kung ano ang inyong mga pangangailangan. Ang aking mahal na asawa ay pamusay sa kanyang pangdulo. Sana'y pagustuhan. Makakaasa ka, Ginoong Pastor, na lahat ng luto ng iyong asawa ang aking titikman. Kaya nga lang sabi ng aking asawa, huwag kang mahihiya. Upas ang aming tahanan para sa iyo, Ibu. Maaari kang magpasama sa aming mga anak upang maglibot-libot sa mga kabundukan. Brother, last cruise ditch thy boy's slumber. Which will have failed its birthday. The love had is rich, rich. Maraming salamat sa inyong musilak na puso. Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin. Tinatalakay dito kung gaano kalapastangan ng mga Amerikano sa alipin itong mga Negro.
Maganda sana kung makakagawa tayo ng sarili nating nobela na ipinapakita kung gaano kalapas tanga ng mga Espanyol sa sarili nating mamamayan. Bakit hindi? Tama! Tama! Bakit hindi? Vamos a ver. Si! Nakakasuklaw. Nakakasuklaw. Hindi na nakakapagtaka ang gobyerno at mga pari. Atakihin nila ang aking gawa. Babaluktutin ang aking istorya. Ngunit nananalig ako sa may likha. Mananaig ang katotohanan. First of all, accept my cordial congratulations for your beautiful novel about customs which interest me extraordinarily. Your work, as we Germans say, has been written in the blood of the heart. First of all, accept my cordial congratulations for your beautiful novel about customs which interest me extraordinarily. Your work, as we Germans say, has been written with the blood of the heart, and so the heart also speaks. I continue reading it with much interest, and I shall beg to ask you now and then for an explanation when I find words unknown to me. For instance, the word filibustero must have certain meaning in the Philippines that I do not find in the Spanish of the peninsulars, nor in that of the Spanish peoples of America. Tapos rito, pwede na tayo pumuntang Liat Merit upang sa wakas na makilala na natin ang ating kaibigan si Blumentritt. Magandang umaga. Ipagpaumanhin ninyo at narinig ko ang inyong usapan. Ako nga pala si Dr. Jagor Upol. Mas mabuti sana kung papadalhan nyo ng abiso o di kaya'y liham ang profesor sapagkat ito na'y matanda at magugulatin. Makakasama sa kanyang pakiramdam o kalusugan ang inyong pagdating. Welcome to Liemetrits. It's me, Professor Blumentritt. I'm glad that I finally meet you. I'm also glad that I meet you too, Professor. I meet my friends, Viola, but he's in there. So, yeah. I'll show you the beautiful place of Liemetrits. Ganda pala dito, Jose. Tama. Ina! Kapatid! Jose! Mga kaibigan! Kamusta ang iyong biyahe patungong Hong Kong? Paulan ba nang ikay pumunta dito? Maayos naman, ngunit hindi maganda ang aking pakiramdam. Ang aking sinasakyan ng Zafiro ay huminto. Hindi na ako bumaba ng lungsod sa kadahilan ng maulan at maputik. Nakakaawa ka naman aking kaibigan. Halika, tumuloy na tayo sa ating kasa. Tama nga naman ang sabi-sabi na ang Hong Kong ay isang maliit, ngunit malinis na lugar na kung saan may makikita kang Portugues, Hindus, Ingles, Chinese at Jews na nakatira rin.
pinagandahan nito. Napakarami namang nagdarasal rito. Maraming salamat sa iyo, aking kaibigan, at sa iyong suggestion na magpunta rito. Walang anuman, Jose. I'm sorry, for I do not know how to speak one. Oh, I'm sorry, sir. I said good morning. How may I help you? Do you guys have vacant room? Oh, wait, let me check, sir. We have room number 9. How long are you planning to stay, sir? As long as I want. Oh, thank you. Here's your key. Thank you for staying, sir. Thanks a lot. A moment, please. Who is she? Hello, sir. I'm from Legislation Office and I'm here to deliver you an invitation, and we would be much happier if you accept us. I would love to. Excuse me? Who is she? I'm so amazed by her beauty. Oh, she? She's the daughter of samurai. She usually came here when she was in the war. Konnichiwa. He's Jose Rizal from Philippines, and he's a physician from the Philippines. Good day to you, sir. You know, I'm so amazed by the beauty of Japan. Just look at the river, the gallery, the garden, the roads. But except those people who are carrying transportation cards, they were being treated like... I'm so glad that you like my country. I wish to visit to the Philippines too, and I wanted to be my guide and interpreter. It would be an honor to guide such a beautiful woman ever existed. How long are you planning to stay here in Japan? I do not know, for there are such circumstances that I must face and duty that I must complete. What are you talking about? Of course not! If that happened, then it's God's will. I can't do anything about it. Oh, so now you're being me now, huh? Napakaganda nga naman ng England. Napakagarbo ng mga kasangkapan. Pati ang mga paligid ay napakalinis. Good day, sir! I hope you are doing well. How may I help you? I want a bedroom to have my enough rest. Do you have any good offer? Yes, we are accommodating here our guests with a perfect and comfortable room. Here, sir, take a look on it. Is room 28 available? Yes, sir. Therefore, I want room 28. Okay, sir. Your name here, sir. May I go now? Yes, I will help you, sir, with your baggage. Thank you.
Magandang araw rin, Pepe. Kumusta ka? Mabuti naman. Nais ko sana maghanap na matutuluyan. May alam ka bang ibang lugar? Marami na akong napuntahan at napagtanungan ang matutuluyan. Ngunit, magkapari pa rin na. Tamang-tama. Pwede ka rito, Pepe. Mr. Rizal, I'm sorry, but can you find a way to stop the deception of your countrymen? What deception? The number of people they are persecuting is increasing, and it should be stopped now, or else your country will be put in ruin. I see. I will do my utmost capacity to settle this. Thank you for your concern. Thank you, sir. Rizal, ano ito na balita namin na babalik ka raw ng Kalamba? Di ba't delikado doon? Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Delikado ang desisyon mong pagbabalik. Pag-isipan mo munang mabuti. Hindi kasi natin alam kung anong kapahamakan ang naghihintay sa'yo roon. Pero paano? Mananatili ako rito ngunit hindi mapapanatag ang aking loob. Uuwi ako sa Pilipinas at alam kong delikado ang aking sitwasyon. Kailangan pa ba yun? Alam ko tumatakbo ang ating bansa sa kung ano ito dahil nag-iingat ang mga Pilipino. Alejandro? Alejandro? Ikaw pala, Ginoong Jose Rizal. Tulog. Maligayang pagdating, Ginoong Jose Rizal. Ginoong Alejandro, kamusta amigo? Mabuti naman, nakahanap na rin ako ng ating kwarto at nakaltas ko na din ang almusal gaya ng iyong sinabi. Salamat, amigo. Nga pala, kailangan mo kong kwentuhan tungkol sa iyong bagong nobela. O sige, amigo. Tuloy. Oh, Pepe! Buti dumating ka na. I-consult ako sana sa iyo kung magandang isa nila pabala sa anti-legisterism. Kaya nga po ako naparito eh. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na wala na ho akong pera. Kung maaari po sana, pwede po patigin na lang po ng paglalambag ng filibusterismo. Ako, sayang naman. Simulan na natin eh. Thank you.
na doon ka na daw nakatira sa kanila? Oo, tinatapos kang nole may tanghire. Palitan mo na yung pamagat na yan. Gusto ko, Nelly, me, tanghire. Tama na, Antonio, lasing ka na. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni Nelly dito. Aba! Pinagtatanggol mo na yung babae na yan, ha? Gusto mo na ba siya? Ano ba? Sinasayang mo lang ang oras mo sa kineli na yan. Sasaktan ka lang niya tulad ng ginawa niya sa akin at sa iba pang mga lalaki. Kung sino-sino na ang dumaan sa babae na yan, walang kwenta ang babaeng iniibig mo, Pepe. Ang pagpapalit niya ng lalaki, simbilis ng pagpapalit niya kanyang palit niya ng lalaki, simbilis ng pagpapalit niya ng kanyang kasinsilyo. Bastos ka, Boy Antonio. Ang babae iniibig at ginagalang. Isipin mo na lang ang iyong ina at yung mga kapatid na babae. At wag na wag mo nang babagitin si Nelly sa harapan ko. Mabait siyang tao. Ang tapan mo ah. Anong gusto mong gawin? Gusto mo akong sapakin? Tama na, Antonio! Para matapos na ang usapang nito, inaamon kita sa isang duelyo. Ako ba talaga ang tinatakot mo? Sige, duelo! Hindi ako lumalaban sa lase. Magkita tayo bukas. Anong bukas? Gusto ko ngayon na. Mahal na mahal kita, Nelly. Mahal na mahal din kita, Jose. Jose. Mahal kong Rizal. Ang pagkawala ng ating pagmamahala na hindi katumbas ng katapusan ng ating pagmamahal. Mas mainam na itigil na natin ang pag-ibig na hindi matiis upang walang masakta. Mahal kong Nelly, bagamat hindi tayo para sa panahon na ito, ipinagdarasal ko na tayo sa habang buhay. Paalam. Aking iniirot. At sana nga nasasunod na habang buhay. Lubos kong iginagagalak ang iyong pinili. Paalam, aking mahal. Oh, Jose. Kawaan ka ng Diyos. Hinggil sa iyong paglalakbay patungong Barcelona, ako ay may ginawang liha. Dalahin mo ito at ipakita pagkarating mo sa Barcelona. Naintindihan mo ba? Opo, Padre. Maraming salamat po. Sige. Mag-ingat kasi yung paglalakbay. Sige. Maraming salamat po, Padre. Sige. Ang ganda naman pala ng lugar na to. Magandang araw, senyor. Maaari ba naming maabala ang iyong oras? Kapatid! Nakarating kayo! Nag-aalala ko na ikaw ay mag-isa. Itay! Kapatid! Kapatid ko, ako'y lupang nasasabik sa iyo. Ganyan rin ako, aking kapatid. Anak, kamusta ka naman dito? Mabuti naman po. Tara, punta tayo sa sala. Oo, ako nga. Nalaman namin na ikaw ay may kopya ng Nolimit Tangire, kaya nandito kami upang ikidakpin. Ngunit... Huwag ka na magpaliwanag! Alam mo ba na mahigpit na ipinagbabawal ang magkaroon ng libro na iyon? Bitawin! Tili hanggat hindi ka pa nakahanap ng iyong matitirahan. Maraming salamat, Doktor. Hindi kaya matatanggihan dahil wala akong matutuluyan. At hindi ko rin alam ang mga lugar sa bansang to.
Kahit hanggang kailan ka pa pwedeng manirahan dito. Maraming salamat, Doktor. Tara na't magbotohan. Nais kong ihalal bilang mahal na pinuno si Jose Rizal. Tama, dahil siya ang pinakamainam na ihalal sa posisyon na iyan. Bunga na din ng kanyang kapasidad dahil sa kanyang kaalaman. At para saan pa at nagbotohan pa tayo? Tama! Sumasang-ayon ako doon. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mahal na pinuno. Nais ko lang ipaalala na ang mithiin ng organisasyon na to ay hindi matatahimik hanggang hindi makakamit ang mustika. At alam din natin ang ginagawa natin ay walang katumbas na kapalit. Jose, Jose! Pagpasensyahan mo ng pag-aabala ko. Walang anuman yung kasama. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Isang sulat galing kay Gobernador Blanco, Jose. Mukhang papayagan ka na niya sa pagtulong mo labanan sa Cuba. Nakakapagtaka naman. Matagal ko nang ipinadala tong sulat, ngunit ngayon na naman ito dumating. Mga kasama, alam nyo ba? Si Rizal may bago na namang babae. Sino talaga? Na naman? Naku talaga? Ba talaga? Makinig! Ako si Gobernador General Despujol at ngayon ay babasahin ko ang mga ginawang paglabag na dahilan ng kanyang pagpapatapon. Una, ay ang naglathala si Rizal ng mga aklat at babasahin sa ibang bansa na nagpapakita ng kanyang pagtataksil sa Espanya at hayag na nagpapakita ng pagiging anti-katoliko at anti-praile. Pangalawa, ilang oras na pagkaraang dumating sa Maynila, natagpuan sa isa sa mga bagahe ang isang bulto ng babasahing pinamagatang Pobre Prailes, kung saan nilabag ang mga mapagtimpi at mapagkumbabang pagbibigay ng mga Pilipino, at kung saan ang akusasyon laban sa kaugalian ng mga ordinaryong relihiyoso ay nailathala. Pangatlo, ang kanyang nobelang Es Telebusterismo ay inihandog sa alaala ng tatlong traidor, Burgos, Gomez at Zamora. At sa pamagat na pahina, isinulat niya ang mga bisyo at pagkakamali ng administratorong Espanyol. Ang tanging katubusan ng Pilipinas ay separasyon sa inang bayan. At ang panghuli, ang tunguhin ng kanyang mga pagsisikap at pagsusulat ay mawasak sa mga tapat na Pilipino ang mga yaman ng ating banal na pananampalatayang Katoliko. Good morning. Good morning. Good day to you, mister. Good day to you too, miss. You must be Dr. Rizal. I am Josephine Bracken from Ireland. Ireland? Yes. They say women from Ireland are beautiful. I see. You're not mistaken. Thank you so much, Dr. Rizal. I think it would be more fitting if you call me Jose. People call me by that name. Oh yes, Dr. Jose. We've heard of your expertise as an eye physician in our hometown. I really need your help. Why, Josephine? Is there a problem of these big, beautiful blue eyes of yours? Outro joke. Yes, I know. I feel the same for you, Dr. Rizal. Shh. Remember, I told you not to call me Dr. Rizal. Just call me Jose, as if you owe me. No, this is wrong. What am I doing? Am I crazy? Is it really possible to fall in love with someone who was in a few moments ago? Don't be afraid, Josephine. We share the same feelings. If this is insanity, then I too am insane. I love you, sir. I love you too, and I would like to marry you. Jose, patay ang bata. Paano mo sasabihin kay Josephine? Kumari o sana, Aling Bebang. Huwag muna natin sasabihin kay Josephine.
Bigyan muna natin siya ng oras para makapagpahinga ang kanyang isip at ang kanyang katawan. Tama ka nga, Jose. Manindigan tayo at ipaglaban ng ating karapatan! Ang ating karapatan at kalayaan ay higit na mas importante sa lahat! Para sa ating mga anak, pamilya, at para sa bayan! Lalaban tayo! Mga kapatid, nagkaisa tayong ituloy ang himagsikan. Sumusumpa ba kayong takwil ang pamahalang umaapi sa atin? Oo! Ganon! Ilabasan inyong mga selula at punitin upang bigyang patunay ang pasyang humawak ng sandata. Punitin ang selula! Punitin! Buhay ang Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Ako ay nagdedeklara ng gera laban sa mga Pilipino na naglakas loob tayong kalabanin. Ikulong at patayin ang sinuman maglalabas ng sandata laban sa atin. Sumatum est. Tres. Disparar! Sa puso kong ito, ang sumpa sa akin ng ibigin ako na hindi magmamali. Ang isang tulad mo na tiis mong linlangin ang puso kong ito. Kay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang. Kay hirap ng umibig, kung masasawi rin. O gilim, o pag-ibig, maawa sa akin.
palaran. Laging sawi na lamang kay hirap nang umibig kung masasawin. Kay hirap nang umibig kung masasawin.